Hi everyone, I'm Beth Garzon, your licensed massage therapist. Ngayong araw, nagkaroon ako ng client na masahit daw yung kanyang balikat dito sa kanan. Inikot-ikot to niya yung liig niya. May something daw na ugat na naipit dito. Ngayon, yung minasage ko na siya dito sa balikat niya, ang nangyari, hindi ko mahanap yung hinahanap ko na ugat. Yung pinipindot ko dyan sa may taas ng scapula. Alam mo yung scapula, di ba, yung paganyan. Tapos yung pinakataas doon, yun yung masahit sa kanya. Hindi ko mahanap dahil yung dito niya is sobrang malaman. Hindi ko alam kung muscle yun or taba. Hindi ko talaga mahanap. Medyo nahirapan ako doon sa kanya. Gayahin nyo na lang yung ginawa ko dito sa video, yung mga technique ko para mahanap yung ugat na yun. Ito yung site ni Sir, o ito. Dito yung sakit ni Sir. Kaso, dahil may umbok yun dito niya, hindi ko mahanap yung dulo ng scapula. Diba ito yung scapula? Yung gilid niya, yung gilid. Ayan, ito yung pinakataas nun, yung scapula na yan. Hindi ko mahanap sa likod ni Sir. Kaya yun, doon ako nahirapan. So, ang ginawa ko, una, itresage muna. Yung, ginamitan ko siya petresage. Yung ganito, tapos madiin. Tapos, ginanon-ganon ko. Hinap ko isa-isa. Naramdaman ko na nasasaktan siya. Dahil, diniinan ko na diniinan. Nasasaktan, hindi ko parang mahanap ng ugat. So, tinigil ko muna, pinahinga ko muna yung likod niya. Baka kasi maubog-bog. Ang ginawa ko, nag-massage muna ako sa ibang part ng likod niya. Ganun. And massage ko muna dito. Para makapahinga muna yung likod niya. Kung saan yan. Tapos, yung massage ko na dito lahat-lahat. After, 10 minutes, binalikan ko na naman yung likod niya. Ang ginawa, dahil hindi ko mahanap siya sa ganyan, sa hagod na madiin, ginawa ko na naman, tinry ko yung shatsu, yung madiin, ganyan. Shatsu, guys, is yung finger pressure or thumb pressure na madiin hanggang ilalim. Madiin hanggang ilalim. Doon pa rin kayo iikot sa scapula, ha? Yan. Ikot muna kayo sa scapula. Napin nyo yung pinakagilid na scapula niya. Tapos, dito sa taas, doon ko siya diniinan. Kasi sabi niya, doon yung parang naipit niya. Nung nahanap ko na siya, ito nahanap ko agad sa anak ko. Saka ko siya diniinan. Binalikan ko na lang. Tapos diniinan ko. Hanggang sa liig niya. Liig niya. Ganyan. Tapos, siyempre yung kabila din para pantay. Hindi pwedeng yung isa lang. Pantay. Hanapin nyo lang yung sa gilid ng scapula. Ayan o. Kasi nandyan kadalasan yung trigger points, yung mga ugat na sumasakit, mga naiipit. Dyan siya. Kasi minsan, dahil nito sobrang sipag natin nga, sa gilid ng scapula, palikpik. So yun, natapos na ako dyan, hanggang liig. Pinaupo ko na siya. Ayun, pinaupo ko siya para talagang madiinan ko mabuti yung yung likod niya. Yan. Kahit ano na lang, basta mahanap niya yung kung saan yung lamig niya. Tapos yun, nakaupo siya. Mas lalo ko siyang nahanap. Mas lalong kita na yung ano niya, yung scapula niya pag nakaupo pala. Dapat pala pinaupo ko na siya agad. Tapos yun, siguro mga 5 minutes lang dito, tinanong ko na siya kung okay na yung ano niya.
yung liig niya. Kaya, yun, nung ginanon niya na, hindi niya na maramdaman yung ipit sa likod niya. Ibig sabihin, umokay na. Ang sabi niya, sana tuloy-tuloy kasi bukas may laro siya uli. Sana hindi na bumalik. Sabi ko, pag bumalik naman uli, edi bumalik na lang din siya uli sa akin para mamasage na naman. Nasanay ka na sa massage? Ha? Nasanay ka na sa massage? Yan, ginawa ko uli. Liig niya. Tapos, tapot na. Okay na. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos.